Elias! Anong, hindi kita iiwan. Lumaban ka, anak. Lumaban ka. Natanggal ko yung helmet niya. Nakita ko na siya, pero hindi ko matandaan kung saan. Sino may gawa nito? Sino pa? Si Calvin ang tuwira niyan. Ang galing ng ama siyang pulpul nitong anak. Alam mo siya, nawawala na ako ng kumpiyansa sa Edgardo ngayon. Nandahil sa katarantaduhan ni Calvin, pati anak ko nadamay. Kaya kung sasabit tayo, kasalanan niya to. Kasalanan to ni Calvin! Tama ka. Kahit ano pang kagaguhan ang ginawa ng gago kong anak na si Calvin, anak ko pa rin niya. Magsasalita na ako. Oras na para malaman nila ang katotohanan. Para bumagsak na ang sindikatong ito at lahat ng kasabot nila. Narinig ko yung nangyari sa'yo dito. Okay ka lang ba? Doon kasi makukulong ho ako eh. Porkit mahirap lang ho ako. Ginaganon na po Teka, nila. Kalma ka lang, kalma ka lang. Paano mo nasabi na makukulong ka? Kasi Dok, pinadalan po nila ako ng ganito. Yung babaeng nakaaway ko. Yung binuhos ako po ng puts pa eh. Pinagtanggol ko lang naman po yung stop natin eh. Ano yung mahalagang bagay na sasabihin mo sa akin? Chief, noon ko pa dapat sabihin sa inyo. Pero nagdadalawang isip ako. Dahil pinaprotektahan ko ang tatay ko. Ano yung mga kinalaman ng ama mo dito sa usapan natin? Pinaprotektahan niya ang isa sa pinakamalaking sindikato. Ang Golden Scorpion. Alam mo naman siguro kung saan pupunta to. Handa ka bang tumistigo laban sa ama mo? Magpapahinga lang po siguro ng ilang araw, pero pwede na po siya makausap. Nay, mga brother. Alala namin, iiwan mo na kami. Alalang-alala ko sa'yo. Akala ko mawawala ka na sa'kin. Huwag niyo akong alalahan, Nay. Kaya ko. Brother, kung bilib kami sa'yo noon, mas bilib kami sa'yo ngayon. Ama? Kaya pala palagi kang wala eh. Binubuso pala yung buhay mo sa paglaban niya sa sindikato na yan. Galing mo. Elias, pasensya ka na. Sinabi na namin sa kanila yung totoo eh. Sinusundan kasi nila kami nung nahanap ka namin eh. Nag-aalala mo naman sila sa'yo eh. Buti ka mo. Nalaman namin ang totoo, Elias, kaya natulungan ka namin. Mga brother, pasensya na kayo ha. Hindi ko sinabi sa inyo agad. Brother, huwag kang mag-alala. Puprotektahan namin pagkatao mo. Ang bahala doon. Kapag kailangan mo na race back, andito kami, tutulungan ka namin. Pamilya na tayo eh. Maraming salamat mga brother ha. Carl, maraming salamat sa'yo. Tapos sa'yo buhay ko. Malayan, Kuya. Sa dami ng tulong mo ito, Kuya Estong, pamilya na turing namin sa'yo. Salamat. Bye, love you. Chief, alam ko po nagkamali ako noon. Hindi ko po uulitin. At hindi na po papayag na may mabiktima dito sa sindikatong ito. Pati yung mga kasama nila.
pinag-inipan ko pa rin yung nangyayari sa akin. Paulit-ulit. Tana. Ligtas ka na dito. Talaga umuwi. Ano ka ba naman, Nay? Eh, mas malakas pa nga ho ito sa kalabaw, eh. Sa panay, mas mapapabilis ho yung paggaling ko kapag nasa bahay ho tayo. Kasi naiisip ko lang, anak, paano kung sa susunod maubos yung swerte mo? Paano kung mamatay ka na talaga? Baka dapat itigil mo na to. Baka ito yung paraan ng Diyos para sabihin sa iyo at ni Bernice, tama na. Tama na sa lahat ng ginagawa mo. Nay, sa maniwala ko kayo sa hindi. Noong mga panahong nag-aagaw buhay ako, panaginipan ko si Bernice. Sinabi niya sa akin na hindi pa daw tapos ang misyon ko. Tay, pasensya na ho kayo kung lagi ka nag-aalala para sa akin, ha? Hindi ho nila ako ganun kadaling mapapatay. Hindi nila ako ganun kadaling mapapasuko. Dahil kung hindi ko ito gagawin, sino ho lalaban sa kanila? Hindi ko na ho kayang matanggap, Nay, na may matulad pa ho sa nangyari sa pamilya ko. Kaya hindi ako titigil kahit kailan hanggat hindi ko napapabagsak ang Golden Scorpion na yan. Sila dito, hindi ka na nila malalapitan, okay? Hindi ko makakalimutan yung mukha ng demonyong lalaki na yun. Kung paano niya ako pinaglaruan. Hanggang ngayon narinig ko pa rin yung tawa niya. I am sure walang iyan na. Tama na. Tama na. Hindi sila makakalapit dito. Wala na sila dito, okay? Gusto mo ba ng tubig? Ayos lang ako, Benji. Salamat sa pagbantay sa akin. Hindi ko lang maiwasan na matakot. Kasi andiyan pa rin yung ibang tao. Lalo na yung lalaking kasama ni Dante Aguilero. Natatakot lang ako kung paano kung balikan nila ako. O paano kung may mabiktima silang iba. Protektahan kita. Protektahan ka namin.
Tandaan lang, Brad. Uy. Okay, gilang. Ano, Brad? Oh, yes. Mukha na dito. Ah, anak, dito ka. Ayos ako, brother. Kaya ko na to. Salamat. Brother, ako? Aray. Kala ko pa naman po, hindi na kayo uuwi. Ito naman, oh. Parang wala ka nang bilib sa akin, eh. Sorry po. Ansay ako po kasi na okay na po kayo. Bari, salamat, Bonjoy. Sige na, pasok na sa loob. Aday, ganun. Punta tayo sa kusina. Maganda tayo ng merienda. Sige, saka! Brad, may problema ba? Ang lalim yung iniisip mo. Brother, yung babae kasi nakalabang ko sa may kataya ng hayop. Tanggalan niya ako ng helmet eh. Ano ka mo? Nakita niya yung mukha mo. Hindi ko na sinabi kay nanay kasi alam ko mag-aalala siya eh. Pero brother, yung babae na yun, siya rin yung babae na nutok ng baril sa akin na nag-deliver ako noon. Kaya naman pala maangas yung babaeng yun eh. Sindikato rin ang loko. Pero paano yun, Elias? Hindi ba delikado yun? Paano kung nakilala ka rin yan? Brother, sigurado naman ako hindi niya ako nakilala eh. Pero siyang tatandaan ko siya dahil tinutukan niya ako ng baril. At saka, sa tabas ng ugali niya, sigurado ako marami na rin siya nagrabyado ng mga riders. Kaya hindi niya na akong tatandaan. At saka na naparuhan ko rin naman siya. Elias, saan ka na? Merienda muna tayo. Pero brother, paano kung buhay pa siya? Paano kung mahanap ka niya? Sige na. Pasok tayo sa loob. Kompleto lahat yan. Yan yung impormasyon na nakuha ko kina alias Baldo, alias Temyong at alias Jose. Sila yung mga nahuli at nakulong sa Palangga Massacre. Pati number ng pamilya nila, andyan na rin. Malaking tulong to, ha. Maraming salamat, buddy. Kakausapin ko pamilya nila isa't isa. Pare. Paano sa Elias? Hindi ba dapat makausap mo rin siya? Kung buhay ka lang sana, may tagapagtanggol lang anak mo. Gusto ko siyang protektahan. Ayaw ko siyang masaktan. Ayaw ko malagay sa alanganin ng buhay niya. Pero hindi ko siya maawa. Saka gusto ko niya makakuha ng ustisya. Sana hindi ka namatay ng maaga. Kailangan ka namin ng anak mo.
Mas maganda na maarawan ka para mabilis ang paggaling mo. Kaya nga kita dinala dito sa Luneta eh. Maraming salamat, Una. Ay, Aling Alma, dala ko nga po pala yung ano, napagbentaan kahapon dun sa Ukay. Pati po yung utang nyo kay Mang Madong, inayos ko na rin po. Naku, maraming salamat sa'yo ha. Ang laking tulong mo talaga sa akin. Nga lang, nakakaabala na ako sa'yo, pero maraming salamat. Hindi lang siya talaga na aksidente sa motor. Aling Alma naman, walang wala po yan kumpara sa lahat naman po ng mga ginawa niyong kaputihan para sa amin. Talaga ba? Eh, nakakahiyaman sa'yo eh. Hingi pa ako ng isang pabor. Sasamahan ko na muna si Elias sa'yo dito. Dadaan ko lang to sa suki ko. Sige po. Sandali lang ako. Mabalik ako agad. Sige, bahala ka na. Wala pong problema. Ingat po kayo. Salamat. Ingat. Tsaka na ba niya? Ito naman. Paano, Pards? Gusto mo ba mamasyal pa o magpahinga muna? Pagod ka na ba? Di ba naman ako pagod? Sige ah. Sabi mo. Tara, dun tayo. Merienda. Utom ako kakalakad. Ang bigat mo. Uy. Ito na lang ka dyan. Wala, may... inaalala lang. Ngayon na lang kasi ulit ako nakapunta dito sa Lunete. Tapos yung huling beses na nandito ako, sama ko yung asawa ko. Ito na lang may dala akong panin. Ikaw na meron. Sa kabila ulam, may kanin dito. May kanin? Ito kasi yung paborito namin pinupuntahan dati ni Commander. Kung ganong parts, nalulukot ka pala dito eh. Umuwi na tayo. Hindi, bani. Ayos lang. Sama mo na muna ako dito kasi mas nangihina ako pag nasa bahay na. Maganda ka. Sige, kasi sabi mo. Kaya muna tayo? Sige. Aray! Ay! Ah! Sorry! Sorry! Ayos lang. Ayos lang, mukhang hindi naman siya nagdugo. Sorry. Ayos lang. Hindi mo sakit? Hindi. Sabi ko sa'yo, yun siya yung nadaanan ko kanina. Tingnan mo nga, oh! Ayan. Sobrang dinidikitan si Elias, oh. Ayan, oh. Oh. Hoy, Pane! Oh. Ano, ha? Tiyosara ka talagang babae kayo, no? Dinalanti mo si Elias, no? Uy, kumalma ka nga. Huwag mo ang bigyan ng kulay to. Pinasamahan lang sa'kin ni Aling Alma si Elias. Samahan lang pala. Sinungaling ka? Adi, dito. Huwag ba wawa! Babalihan kita! Tama na, Angie! Tama na, tumigil na kayo! Angie, totoo sinasabi ni Bane. Pinasamahan talaga ako ni nanay sa kanya. Pinasamahan lang pala kasi talaga eh. Eh, ikaw sabi mo eh! Sa panakaya sa mga tao, gumagawa tayo ng gulo dito. Bane, mabuti pa umalis tayo dito. Sige na.
Buti pa. Subukan mo ko hawakin ulit, ha? Upakan kita. Elia, sorry na. Ito naman. Ikaw na ba? Baba na. Uy, Elias! Sorry na! Ikaw kasi. Ikaw kasi, sulsulera ki. Naku, bilisan mo nga, Angge. Mauungusan ka nung banina yan. Tandaan mo, dating snatcher yun. Mabilis kumilos yun. Patuloy pa rin ang imbestigasyon sa nangyari sa pamilya Uy. Sa ngayon ay rape ang nakitang motibo ng mga pulis sa krimen. Grabe yung nangyari sa jowa ni Paing, no? Pulis na nga yung jowa niya, nadali pa rin siya ng mga kriminal. Yan ay, wawa rin ito sa jowa. Anong nangyayari sa Pilipinas? Krimen dito, krimen doon. Kaya nga eh, parang hindi na natatakot yung mga kriminal sa mga pulis. Mas nakakatakot tuloy bumiyahe ngayon, lalo pag gabi. Buti na lang talaga, no? Nandiyan si Black Rider. Para magprotektahan tayo. Alam niyo nung isang gabi, na naginip ako, niligtas daw niya ako. Baka naman ako talaga yun, Annabelle. Malabo lang mata mo sa panaginip mo. Che! Ikaw? Si Black Rider? Saan banda? Paano? Alam niyo, ang lakas talaga ng vibes ko eh. Nagwapo yan si Black Rider. Iba kasi yung tikas niya. Parang si Elias. Feel ko ganong level siya ng kagwapo. Tumig! 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 Hindi, naano lang. Kailan okay kayo? Laki! Wala, sobrang ganda mo lang, Annabelle. Sa ganda mo nga, nahihiri na ng mga tao. So, kanina ka pa, ay? Kanina ka pa. Ano sabi lang? Garan mo ang gusto ko, Annabelle, ang agaga. Kilala ka namin. Anak ka ni General Policarpio, di ba? Anong ginagawa mo rito? Hindi pa ba kayo tapos ng tatay mo sa amin? Hanggang dito ba naman? Sinusundan niyo kami? Oo. Anak ako ng General Policarpio para magkaiba kami. Wala akong kinalaman sa ginawa ng tatay ko. At nandito ako dahil alam ko na mga biktima lang kayo ng Palangga Massacre. At alam ko mga biktima lang din kayo sa pagkamatay ng pamilya ni Elias Guerrero. Nananimig na kami rito. Pwede ba, sir, umalis na lang kayo? Wala. Wala rin kayo makukuha sa amin. Ayos lang kung buhay namin ang mawawala. Pero paano ang mga pamilya namin? Paano ko silang balik kapag kumanta kami? Halos patay nila kami nung torturing kami. Ayaw ko mapahabak ang mga pamilya namin. Hindi mapapahabak ang pamilya niyo. Ipangako ko yun sa inyo. Ang importante ngayon, tulungan niyo ako. Tumistigo kayo sa oras na bubuksan na ulit ang kaso. Kailangan ko ng tulong niyo. Hindi ko magagawa ito kung hindi niyo ako tutulungan. Naintindihan niyo? Elias! Elias! Ay! Sakit mo sa tenga. Sisigaw. Tawagin mo na. Elias! 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 Halika na nga, lumpa na tayo. Hindi naman lalabas. Hawakan mo ako. Tama, sandali. Hawaw! Pag-uutong. Ba? Nga eh. Elias! Ay, tana, sandali. Ako, pasensya ko na. Pumasok na ako ng dere-derecho. Kasi alam mo naman, concern ako sa'yo. Eh, bilang kapitana ng palanggang, gusto ko lahat na nasasakupan ko.
nasa pakayos na kalagayan. Tama. Concern lang naman kami sa'yo. Kasi ang dami mong sugat, oh. Saglit lang, ha? Papasok ko lang si Bonjoy. Balik ka rin. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit ka nakipag-away? Ano nga, meron mang bumugbog sa'yo? Ayos lang ako, kapitan. Ayos lang? Eh, bakit ang dami mong sugat? Correct. Meron ka kasing hindi sinasabi sa amin, kaya umamin ka na. Umamin ka na? Ano ba talagang ginawa mo? Illegal yan, ano? Kaya ka napapatrouble. Walang gulo. Walang trouble. Walang illegal na nangyayari. Okay ang anak ko, kaya kayong dalawa, makakalis na kayo. Wow! Ako na nga ang concern. Ako pa lumalabas na masama ngayon. Correct. Ikaw naman, Alma, ginagawa lang ni Kapitana yung trabaho niya. Lorna, Kapitana, huwag na tayong maglokohan. Maliwanag pa sa sikat ng araw, chismis lang ang habol niyong dalawa. Pwes, mamuti ang mga mata niyo, wala kayong makukuhang chismis dito sa anak ko. Na-aksidente siya sa motor, yun lang yun. Kaya pwede ba? Umalis na kayong dalawa, magpapahinga pa ang anak ko? Sige na! Dalang araw po. Ay! Yes. Pwede ba tayo mag-usap? Oh, narinig nyo. Mag-uusap daw. Makakalis na kayong dalawa. Sige na. Halika na nga. Yes. Tungkol po ito sa Palangga Massacre. Tungkol sa pagkamatay ng pamilya mo, Elias. Nandito ako para itama ang maling nagawa ko. Nakita ko CCTV footage na dinala mo. At meron din pala ng traffic enforcer na nakakita ng buong pangyayari. Hinahanap mo siya at kumpirmado. Kinapalan daw siya ng pera para manahimik. Basta tandaan yung napag-usapan natin, ha, yung pangako natin. Kahit anong mangyari, walang makakaalam ng tunay na pagkatao ni Elias. Kahit anong mangyari, hindi natin siya iiwan. Oh, mama. All for all. All for all. All for you! All for one. Masakit. Tainamin sa akin ipain lahat ng katotohanan. Pinagtakpan niya pala yung tatay niya. At yakampi pala ng sindikato ang tatay niya. Napaikot nila tayong lahat na eh. At hanggang ngayon, naghahabol pa rin tayo ng ustisya para sa pamilya ko. Bakit iniimbestigahan niya ang Palangga Massacre? Ilalaglag ka niya? Tayo? Hindi tayo lalaglag ng anak ko. Baka maunahan tayo. Gawan ko na ng parang to. Habang mas maaga, linisin ang basura. Ako po si Police Officer Rafael Policarpio. Anak po ako ni General Policarpio. Matagal ko na pong alam ang sinasabing sindikato na nandito sa Pilipinas. Sila po ang Golden Scorpion.